nakakalungkot, nakakasuklam, at nakakagalit ang ginawang paghatol ng San Mateo Regional Trial Court kahapon ng umaga sa ating kasamahang si Marklen Maoj Maga. Dahil pinatigan ng korte ang lahat ng kasinungalingan, labi na to ng kapulisan at ng gobyernong ito laban kay Maoj na pawang isang aktivista, isang organisador sa hanay ng mga manggagawa at ng mga ordinaryong mamamayan. Walang kwenta lahat ng katotohanan para sa hukom na ito at sa sistema ng injustice na ito na pinangunahan ng Department of Injustice na yan. Nang siya ay iningkwes sa loob ng DOJ na yan noong February 23, 2018 at sinampahan ng gawagawang kasong illegal possession of firearms and ammunition. Ano ba namang klaseng istorya yon? Nanakuhanan daw siya ng barel habang naglalaro ng basketball sa may amin. Anong klaseng lohika meron sa ganoong kwento? At lalo namang walang batayan yung ganoong paratang dahil isang mapayapa, isang mabuting tao si Maoj na ang kanyang gawain lamang ay kabilang sa mga ordinaryong mamamayan sa tuwing sila ay may mga demanda sa gobyernong ito dahil tinatamaan ng kanilang kabuhayan. Kung siya man ay naging kabahagi ng pag-oorganisa, pagpapakilos ng mga tsupel na ating mga jeepney drivers noong mga panahong iyon, kasama sa mga nag-organisa ng transport strike laban sa phase-out ng mga jeepneys noong mga panahong iyon, lumalabas siyang malakas na kritiko ng patakaran ng gobyernong ito. At alam naman natin ang gobyernong ito, pinapatahimik lahat ng kanyang mga kritiko. Sa ganoong konteksto ko sana iniunawa yung pagka-aresto ng aking asawa. Pero hindi talaga papasok sa katwiran yung ginawa ng korte mula nung araw ng iligal na pag-aresto ni Mario. At sa bawat araw na dumaan na siya ay nakakulong, wala pong hustisya doon. Wala po talagang hustisya. At ang makatulan pa siya ng mas maraming taon ay napakalaking pambabastos sa dapat na umiiral na batas at lalo na pagyurak sa batayan ng kalapatang pantao ng isang Pilipino na dapat siya ay malaya. Right to liberty, right to due process, mapayapang makapamahuhay sa kanyang komunidad, lalo na sa piling ng kanyang pamilya. Wala po talaga akong makitang katwiran. At hindi po pwedeng balibalik na rin ang batas para bigyang katwiran yung pagkahulong ni Maoj Maga. Ang kanyang storya ay hindi malayo sa storya ng iba pang mga unionistang kinulong dito sa ating bayan at sa iba pang mga aktivista. Ang kinakatwiran nila, meron din daw siyang murder warrant of arrest sa may Agusan del Norte. Isa na namang napakalaking kalokohan at gawagawang kaso laban kay Maujo. Mga kasama, kailangan po natin unawain na yung nangyari po kay Maujo ay masamang presiden sa lahat ng nakakulong ngayon ng mga unionista at aktivista. Dahil kaya nilang balik-balik na rin ng batas, gamitin ang batas para supilin at ikulong ng pangmatagalan ng ating mga kasamahan at gawin yan sa sino pa mang arestuhin nila sa mga susunod na panahon. Samantala yung mga mandarambong, yung mga mamamatay tao, magnanakaw, na nagpapakasasa sa yaman ng bayan, sa kaban ng bayan na pinaghirapan ng ating mga buwis, yung mga mamamatay tao at mga mandarambong nagpapakasasa sa
kayaman at sa kapangyarihan. Nasaan po ang ostisya? Kapag ganyan po ang kalakaran sa ating bayan. Kailangan po nating unawain na ang pag-atake po sa ating mga karapatan sa pag-oorganisa, sa pag-uunyon, sa paglulunsad ng mga strike bilang mga manggagawa, jeepney driver at iba't iba pang mga asosasyon ng organisasyon ng mamamayan. Ay bahagi ng ating batayang karawatan dahil may sinusulong tayo, batayang kahilingan para tayo ay mabuhay ng marangal sa araw-araw. Tuloy ang laban bilang gong politikal. Maoj Maga. Bilang gong politikal. Imperialismo. Feudalismo. Burokrata kapitalismo. Dutertebismo. Marami pa naman. Manggagawa. Kasama ng manggagawa sa pagtataguyod ng tunay na unionismo. Buhay manggagawa!